Sabtu sama Papa, Sambuhay the TV Mass, the pastoral ministry of the priests and brothers of the Society of St. Paul. Magandang magandang hapon po mga ati at kuya. Welcome po tayo dito po sa Sambuhay TV Mass, ang kaisa-isang misang panghapon sa telebisyon dito po sa NBN4 na idinudulot sa inyo ng mga pari at mga brothers ng Society of St. Paul. Binabati po natin ang ating mga kapatid, mga ati at kuya na may sakit sa kanilang mga bahay, sa ospital, gayon din ang mga nasa bilangguan. Binabati natin ang mga pulis, mga sundalo na nasa mga outpost nila, ang atin pong mga overseas Filipino workers, at ang iba pang mga kapatid natin, mga ate at kuya, na dahil sa iba't ibang kadahilanan ay hindi pwedeng iwan ang kanilang bahay o workplace. Ito pong Sambuhay TV Mass na ito ay para po sa inyo. Gayun din, binabati rin po natin yung mga nagsimba na kanina, na siguro sa mga sandaling ito ay nagpapahinga, nagkakape, naghahanda para sa isang linggo na naman ng paggawa. Alam niyo po, itong Sambuhay TV Mass ay isang pagkakataon para sa atin upang muling marinig, mapagnilayan, at muli po nating baunin ang salita ng Diyos. Hindi ba? Sabi ni Lord, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya, usapan po natin yan mula ngayong linggo, linggo-linggo, tayo pong lahat ay magkakasambuhay. Tayo po ngayon ay nasa 22nd Sunday of Ordinary Time. At ang tema po ng ating misa ay ibabase po natin sa Ebanghelyo sa refleksyon ni Father Paul Marquez sa opening page po ng Sambuhay sa linggong ito. At ang tema ay To Carry One's Cross Freely. Alam niyo po, isang bagay na mahirap yung gawin. Sa ating first reading, kahit ang Propeta Jeremiah, sabi niya sa first reading, Lord, You dupe me, and so every day I am the object of many rejections. Sa Ebanghelyo, maririnig po natin kung paano si Pedro mismo hindi makapaniwala na si Jesus ay dadaan sa krus. At ang nasabi na lang ni Lord sa kanya ay, Get behind me, Satan. You are not thinking according to God, but according to man. Hindi po natin maliligtasan ang krus. Reality check, kayo po, ano po ang inyong krus? O siguro baka ang tanong ko eh, sino ang inyong krus sa buhay ngayon? Baka marami kayong sasagot. Pero ano man ang inyong krus o sino man ang inyong krus, ang biyayang dapat po nating hingin sa misang ito ay papaano natin dadalhin ng maayos nang may pananampalataya ang krus na yan. Napag-uusapan po natin ang tungkol sa krus, carrying the cross freely. At siguro, wala na pong tatalo dyan sa atin kung hindi ang ating inang Maria. Kaya tamang-tama naman po ang ating Sunday Mass para sa linggong ito ay dito po sa Our Lady of Sorrows Parish sa FB Harrison, Pasay, ang aming kaisa-isang parokya dito sa Maynila. Ang mangunguna po ng ating misa ay walang iba kung hindi si Father Nonong Butabara, ang aming pong bursar o treasurer sa Society of St. Paul dito sa Pilipinas at sa Macau. At ang magbibigay naman ng pagninilay o homily ay si Father Tucci Flores, ang Paulinong pari na kura paroko ng Our Lady of Sorrows. O sige po, maghanda na po tayo. Samahan natin at sumama tayo sa panalangin ito na mula
sa aming pong founder, si Beato Alberione. Panalangin ni Beato Alberione para sa pag-aalay ng banal na misa. Tanggapin mo, O Dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, itong banal na sakripisyo na isang beses ay ginampanang ganap ng iyong verbong si Jesus at ngayon ay aalalahanin sa altar sa mga kamay ng iyong pari. Isan ko ang aking sarili sa kalooban ni Yesu Kristo na tunay na pari at handog upang ngayon may alay ko ng buo ang aking sarili para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos, at para sa kaligtasan ng lahat. Sa pagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, at kay Jesu Kristo, nagpunturin ang iyong walang hanggang kadakilaan, kung pasalamatan ang iyong di malirip na kabutihan, kung magbigay ng bayad puri sa mga pagkakasala laban sa iyong katarungan, nais kong humingi ng awa para sa iyong simbahan, para sa aking mga mahal sa buhay, at para sa aking sarili. Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And also with you. Dear brothers and sisters, if by the world's values, we will always be seeking comfort and shunning pain. In the Gospel, Peter judges by worldly standards when he objects to Jesus' announcement that he is going to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Jesus says that he and his followers must embrace the inseparable mysteries of the cross and the resurrection. Let us pray for the faith to accept the cross as a part of our life in following Jesus, who saved the world by his passion, death, and resurrection. In this Eucharist, we celebrate the mystery of the cross and the resurrection. Let us ask forgiveness for our sins, that we may be worthy to offer this memorial of Christ's sacrifice on the cross. You are the Messiah, the Son of the living God, but you had to suffer and die before entering into your glory. Lord, have mercy. Mercy. Lord, Satan tempted you to put aside the cross of obedience and suffering, but you overcame all temptations. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you were obedient to death, and so the Father gave you a name which is above every name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
always pray that God will increase our faith and bring to perfection the gifts He has given us. To God, every good thing comes from You. Fill our hearts with love for You, increase our faith, and by Your constant care, protect the good You have given us. We ask this through our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with You in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Jeremiah. You duped me, O Lord, and I let myself be duped. You were too strong for me, and You triumphed. All the day, I am an object of laughter. Everyone mocks me. When I raise peak, I must cry out. Violence and outrage is my message. The word of the Lord has brought me derision and reproach all the day. I say to myself, I will not mention Him. I will speak in His name no more. But then, it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones. I grow weary holding it in. I cannot endure it. The Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, let our response be, my soul is thirsting for You, O Lord my God. My soul is thirsting for You, O Lord my God. O God, You are my God whom I seek. For You, my flesh pines and my soul thirsts. Like the earth parched, lifeless and without water. Response. My soul is thirsting for You, O Lord my God. Thus have I gazed toward You in the sanctuary, to see Your power and Your glory. For Your kindness is a greater good than life. My lips shall glorify You. Response. My soul is thirsting for You, O Lord my God. Thus will I bless You while I live. Lifting up my hands, I will call upon Your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise You. Response. My soul is thirsting for You, O Lord my God. You are my help, and in the shadow of Your wings I shout for joy. My soul clings fast to You. Your right hand upholds me. Response. My soul is thirsting for You, O Lord my God. From the letter of St. Paul to the Romans. I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, and pleasing to God, spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. With you. And also with you. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. From then on, Jesus started to indicate to his disciples that he must go to Jerusalem
to suffer greatly there at the hands of the elders, the chief priests, and the scribes, and to be put to death and raised up on the third day. At this, Peter took him aside and began to remonstrate with him. "May you be spared, Master. God forbid that any such thing ever happen to you." Jesus turned on Peter and said, "Get out of my sight, you Satan. You are trying to make me trip and fall. You are not judging by God's standards, but by man's." Jesus then said to his disciples, "If anyone wishes to come after me, he must deny his very self, take up his cross, and begin to follow in my footsteps. Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would a man show if he were to gain the whole world and ruin himself in the process? What can a man offer in exchange for his very self? The man will come with his Father's glory, accompanied by his angels. When he does, he will repay each man according to his conduct." My dear sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon din sa ating mga tagapanood dito sa ating Sambuhay TV Mass. Sabi ko sa huling pagkatapos na basahin ang Ebanghelyo, the good news of our salvation. That means to say, the gospel of the Lord. Mabuting balita. Pero mabuting balita nga ba? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin." Kumbaga sa isang commercial, si Jesus dito ay isang product endorser. At ano ang produktong ipinagbibili niya? Ang krus. Kumbaga sa isang recruiter sa isang samahan, parang sinasabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at tinitiyak ko sa inyo, maghihirap kayo, masasaktan kayo, papatayin kayo." Eh kung siya ay product endorser, sino kaya ang bibili? Kung siya ay isang recruiter, sino ang sasama? Alam niyo po, kasabay ng Sambuhay TV Mass natin tuwing Linggo, ang mga palabas tungkol sa mga artista, mga buhay artista, mga balitang artista. At inaamin natin na maraming nanonood sa mga ganitong programa. Bakit? Dahil sikat ang mga artista, mga celebrities. At dahil sikat sila, marami sa kanila ang mga product endorsers din. At kung ano-anong mga produkto ang kanilang ipinopromote, na karamihan ay pampaganda o pampapogi. Sabong pampaligo, shampoo, toothpaste, mga bitaminang pampakinis o pampapogi ng kutis. Para bang sinasabi nila, "Gusto niyong gumanda at pumogi katulad ko? Gusto niyong maging masaya? Hangaan ng mga tao sapagkat itong mga artista nito nakikita laging masaya. Hinahangaan ng mga tao, hinahabol ng mga babae, yung mga poging lalaki. Eh kung gusto niyo ito, parang sinasabi nila, gamitin niyo ang sabon, ang shampoo, ang toothpaste na ginagamit ko." Naku, bigyan nga naman tayo, ano po? Sapagkat gusto nating maging kasing pogi at kasing ganda nung nag-endorse ng produkto. Sa madaling salita, kumbaga sa commercial o advertising, napakahalagang makumbinsi mo ang mga tao na talagang kapaki-pakinabang ang produkto mo o anumang bagay na ipinagbibili mo. Kung ito, aba eh, mukhang mahirap nga yatang makumbinsi ang mga tao na kunin ang kanilang krus. Pasanin ito para lang sumunod kay Jesus. Bakit? Sapagkat alam po natin, ang krus
ay simbolo ng hirap. Ang krus ay simbolo ng sakit. At lalo pa nga ba, di ba tinatanong, pag tinatanong natin ang mga tao, o kumusta naman po ang buhay nyo? Ano ang sagot? Eto, ganun pa rin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mahirap pa rin sa daga. Isang kahig, isang tuka pa rin. Hindi ko nga alam kung anong nagawa kong kasalanan at pinarurusahan ako ng Diyos ng ganito. Naku, mahirap na nga ang krus. Galing pa pala sa Diyos ang krus. Eh paano mong ibebenta ito? Para bang kung siguro ang Panginoon makakasagot sa atin, ano bang nagawa kong kasalanan at ako na lang lagi ang pinagbibintangan ninyo? Naalala ko, mga kapatid, ang sabi ng profesor ko sa School of Theology nung nag-aaral pa ako, Jesus did not exact anything on His disciples that He did not exact on Himself. Anong ibig sabihin? Kung sinasabi man ni Jesus sa Ebanghelyo na pasanin natin ang ating krus, Siya mismo ay hindi umiwas sa krus. Siya mismo ay nagpasan ng krus. Hindi lang yun, ipinako pa nga Siya at namatay sa krus. Aba, kung ganun, mukhang may masasabi pala tayong maganda sa krus. Sa kung si Jesus mismo na anak ng Diyos ay nagpasan ng krus, merong mabuti sa krus. At ano yun? Dalawang bagay ang bigyan nating pansin tungkol dito. Una, ang krus ay simbolo ng pagtutubos o ligtas ng Diyos sa tao. Ikalawa, ang krus ay simbolo o tanda ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ano ba itong pagtubos na ito? Alam niyo po, siguro mga ilang buwan lang ang nakalilipas. Meron akong isang pamangkin. 11 years old lang po siya, babae. Pero malaking bata, mas malaki pa sa akin. At siya ay tinamaan ng dengue. Pangalawang beses na. At nagpunta ako sa ospital. Naku, nakikita ko yung bata, kahit gaano kalaki, kahit gaano katabi, unti-unti, no? Nanghihina. Pababa ng pababa ang platelet. At awang-awa ako dun sa aking kapatid, umiiyak na. Alam niyo po ba, sa totoo lang, nagdarasal ako, pero parang hindi na rin ako naniniwalang pinakikinggan ako. Dahil unti-unti, talagang mamamatay ang aking pamangkin. At sa loob ko po, ang sabi ko, Lord, kung mamamatay ang pamangkin ko, ako naman po ang kunin niyo. Dahil sa awa ko dun sa kapatid ko, ako wala akong pamilya eh. Sa ng Diyos, nabuhay yung pamangkin ko. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo muna akong kukunin. Kaya pa ako ng mga kapatid ko. No? Pero ang punto po doon, the dying comes first. Handa kang mamatay. Gusto mong mabuhay, pero handa ka rin mamatay. Gusto mong tubusin kung kinakailangan. Sa makatwid ang pagtutubos, ikaw ang magbabayad. Ito po ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng krus. Isang profesor uli namin sa teolohiya ang nagsabi, what was not assumed was not saved. Ibig sabihin, nailigtas lang ni Jesus ang tao dahil Siya mismo ay naging tao. At dahil naging tao Siya at dumanas din ng lahat ng uri ng paghihirap, bunga ng kalikasan nating tao, ang mga paghihirap na ito at maging ang kamatayan ay naging bahagi ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong anak ng Diyos. Si Father Arevalo, Catalino Arevalo, isa pong Hesuitang pari at kinikilalang teologong Paulino, minsan ay nagsabi, anything and everything that becomes part of God is embraced by God's love, touched by God's love, and it is transformed, it is changed, it is saved. Sa madaling salita, naghirap at namatay ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, hindi magiging bahagi ng Diyos ang mga paghihirap at kamatayan.
at anumang hindi naging bahagi ng Diyos ay labas sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito mababago, hindi ito maliligtas. What was not assumed was not saved. Pagkatapos niya kapin ng krus, mailigtas ito. Kaya mayroong muling pagkabuhay. Ngayon ang tanong, bakit tinubos ng Diyos ang tao? At bakit kinailangang masaktan pa at maghirap at mamatay ang anak ng Diyos para matubos ang tao? Muli si Father Arevalo, sabi niya, the essence of love is to be moved, to be affected by what is happening to the beloved. Sa makatwid ang sagot sa ating tanong, pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan ng pagtubos sa atin ng Diyos. Alam niyo po, nung ako'y bagong seminarista, ang aking tatay ay nadala sa ospital sapagkat siya ay diabetic. At nung dalawin ko siya, nalaman ko na kinakailangang putulin ang kanyang kanang paa dahil masyado nang kumalat yung sugat, no? At kinakailangang putulin. At yun nga po ang ginawa. His right leg was amputated, and after a few days, inuwi na namin siya sa bahay. At ako'y nagpaalam sa aking rektor kung pwedeng tumulong sa aking nanay sa pag-aalaga sa aking tatay, bagamat ako'y takot sa mga sugat, no? Isang gabi, habang natutulog kami, nakarinig ako ng umiiyak. Aray ko, sakit, Diyos ko po. Ako dun sa kwarto, tatay ko pala yung umiiyak. Sakit ng sugat. Nanay ko, nakita ko, mas masakit ang kanyang sugat. Hawak-hawak niya ang kamay ng tatay ko. At pinipigil umiyak kasi sabi ko, huwag mo papakitang umiyak ka sa tatay at lalong manghihina ang loob. Ang sakit ng tatay ko sa sugat, isang paracetamol lang mawawala na. Pero yung sakit ng nanay ko na nakakaramdam dahil nasasaktan yung kanyang minamahal, mas masakit yun. Sa taon po nilalagaan ng aking nanay, ang aking tatay, na iisa ang paa. Nag-retire siya ng maaga para makapag-alaga sa aking tatay. Sa panahon natin ngayon, pinaniniwala tayo na walang maganda sa sakit at paghihirap. Suffering must be done away with at all cost. Kaya mabenta ang mga pain relievers. Sabi nga ng isang commercial, para sa sakit ng ulo yata yun. Ang sakit dapat may limit. Kaibigan tayong may sakit, anong sabi natin? Get well soon. Pero hindi po makatotohanan ito. Sapagkat ang totoo, talagang bahagi ng buhay natin sa mundong ito ang sakit, paghihirap, problema, kamatayan. And even as we mean well in saying get well soon, some people will not really get well. Not soon, not ever. Itong pagkakataon, kailangang ibigay natin sa kanila. Kailangang matagpuan nila ang kahulugan ng paghihirap nila. Kailangang makita nila si Jesus sa krus nila. Dahil si Jesus, hindi lang sa mahimalang paggaling nakikita. Sa totoo lang po, sa kawalan ng sagot, sa kawalan ng lunas, sa kawalan ng pag-asa, doon mas lalong dapat makita si Jesus. Matapos na putulan ng paa ang aking tatay, nagkasakit naman siya sa kidney, complication ng diabetes. All of a sudden, sabi ng doktor, bukas wala na ang iyong tatay. At nakita ko, sama-sama kaming nananalangin, humihingi sa Diyos, iligtas mo po ang aming tatay. Pero mukhang hindi mabubuhay. Kaya tinanong ko siya, Tay, handa ka na ba? Sabi niya, kailangan magkumpisal. Sabi niya, oo, gusto ko na magpahinga.
Ang tatay ko na dating takot sa kamatayan, ngayon handa na. At yung kamatayan ay pahinga. At sabi ko, Tay, mahal kita. At ang sagot niya sa akin, Oo, alam ko. Kaya sa oras ng krus na yon ng buong pamilya, sa oras ng paghihirap na yon ng buong pamilya, nakita ko mayroong pagliligtas, may maganda sa krus, dahil sa pag-ibig. Kaya bandang huli, ang tanong, paano natin ibebenta ang krus? Natin ako sa pagsasabing ang krus na yan, ang patotoo ng mapagligtas na pag-ibig ng Diyos. Siya mismo nagsabi sa Ebanghelyo, Anyone who will lose my life, anyone who will lose his life for my sake, will save it. Pagpalain tayong lahat ng po may kapal. I believe in God, the Father Almighty, heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. In the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to our Heavenly Father that through the cross of Christ His Son, He may bring us to the glory of His kingdom. For confidence we pray, Father, hear our prayers. For the Holy Father, the prophets, and the proclaimers of God's word in our time. Lord, keep your word always in their hearts, that it may be their inspiration and strength. We pray. Father, hear our prayers. For all our church and government leaders, Lord, help them see and judge things in the light of your truth, so that they may not be snared by the lure of power, popularity, and instant gratification, we pray. Father, hear our prayers. For the sick, the oppressed, the heavily burdened, and the dying, Lord, make them feel that you are with them in their struggle, we pray. Father, hear our prayers. For those who render service to family members, relatives, and other people in need, Lord, be their strength and reward, especially in moments of tiredness and discouragement, we pray. Father, hear our prayers. For all of us, Lord, help us to accept our cross and lose ourselves for your sake in the service of others, confident that we will surely share in your resurrection, we pray. Father, hear our prayers. In silence, let us pray for our personal intentions. And for these intentions, we pray. Father, hear our prayers. Father, through the suffering of Jesus our Lord, we have received the gift of salvation. May we who acknowledge the mystery of the cross be freed from empty fear and anxiety. We pray this through Christ our Lord. Amen. Oh,
Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. May God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. May God forever. Sisters and brothers, that we and our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of our hands for the praise and glory of His name, for the good and the good of all His church. May this holy offering bring us your blessing and accomplish within us its promise of salvation. Grant this through Christ our Lord. Amen. With you and also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks. So it was your love that you gave us your Son as our Redeemer. You sent Him as one like ourselves, though from sin, that you might see and love in us what you see and love in Christ. Your gifts of grace lost by disobedience are now restored by the obedience of your Son. We praise you, Lord, with all the angels and saints in their song of joy. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he fully accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." When it was ended, he took the cup. Again, he gave you thanks and praise. Gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Study of faith. Oh!
death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. May all of us share in the body and blood of Christ, be brought together in unity by the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Benedict, our Pope, Gaudencio, our Archbishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest, and the hope of rising again, bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with apostles and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Gathering our prayers and praises into one, we now pray the very prayer Jesus taught us. Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. From the power and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church,
and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And also with you. Let us offer each other the peace of Christ. Brothers and sisters, behold Jesus our Messiah, who suffered the agony of the cross for love of us. Happy who are invited to receive him in this banquet. I am not worthy to receive you, but say the word and I shall be healed. Beloved brothers and sisters who could not join us in the Holy Communion, those who are sick, the OFWs, the public servants, those in prison, the troubled, the hopeless, and the depressed, please pray with us this spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Let us pray. Renew us at your table with the bread of life. Food, strengthen us in love and help us to serve you in each other. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. Be with you. And also with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Jesus, you have given us an example of unselfish love by your joyful and willing acceptance of the cross. Selfless and joyful in serving others despite trials and difficulties. Amen. We believe that by his dying on the cross, Jesus the Lord destroyed death and hopelessness forever. May he give you everlasting life. Amen. He humbled himself for our sakes
May you follow his example and share in his resurrection. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God. Nakong maraming salamat at isa na naman pong minsang panlinggo ang ating naihandog. At alam niyo po, nais ko lang balikan yung sinabi kanina ng ating homilist na si Father Tutsi Flores. Sabi niya, pwedeng ihambing si Jesus sa mga artista. May product endorsement din siya. Kaya lang ang kanyang ine-endorse na produkto na mahirap tanggapin ay ang krus. Napakaganda po sa sinabi naman ni San Pablo ay ito ang trademark ni Kristo. Kaya babasahin ko po yung sinabi ni St. Paul kanina sa atin sa second reading. I urge you brothers and sisters to offer your bodies as a living sacrifice, your spiritual worship. Dedicated po natin yan sa ating mga kapatid, mga kasambuhay na may sakit at dumadaan sa hirap. Ang masama sa buhay ay hindi po isang buhay na mahirap, kung hindi yung hirap na walang saysay. Kaya, balikan po ninyo ang inyong mga krus. Sino, ano, at ano naman ang kahulugan nito para sa buhay mo ngayon? Ano ang mabuting bagay na nangyayari dahil sa krus na yan? Kung aking pong pwedeng kunin ang linya ng isang commercial, sabi doon eh, para kanino ka gumigising, bumabangon tuwing umaga, araw-araw? O eto, isang linggo na naman, magpapagod na naman tayo, Lunes hanggang Biyernes. Para kanino? Bukas po, National Heroes Day. At ang Ebanghelyo ay kamatayan ni Juan Bautista. Mga paghihirap, istorya ng paghihirap. Mga paghihirap na hindi nasira sapagkat inialay na may pagmamahal. Ito ang challenge sa atin at pabaon ni Kuya Jess, ni Kuya Jesus sa linggong ito. Nais ko lang po magbigay ng ilang mga paanyaya. At po, ang St. Paul, ang motto namin ay blessing lives. Bakit kaming samahan dito po sa gawaing ito? Naka-flash sa screen ang aming pong mga ginagamit na bank accounts para po sa aming apostolado. Welcome po kayong maging partner namin sa mission. Nasa Facebook na kami. Kaya sa inyong mga kaibigan at kamag-anak sa abroad, sabihan nyo lang sila, merong panghapong misa ng linggo at ito'y pwede lang buksan sa kanila pong computer. I-type lang ang Sambuhay TV Mass sa Facebook at i-like po kami. Isa po, sa darating pong kalagitnahan ng September ay lalabas na ito pong aming 365 Days with the Lord 2012 edition. Abangan po ninyo. Napakabilis ng atin pong oras. Mga kasambuhay, sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista sa Society of St. Paul, ng buong staff ng TV Mass, ako po si Father Domi Guzman. Nagpapasalamat at nag-aanyaya sa inyo sa isa na namang linggo. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat.